Allow me to begin it with a story. I know, ngayon po ay, yan, our DLP journey that we've had within the pastoral cluster. These are six Catholic schools under the Cabanatuan Catholic Educational System. So, allow me to begin first with my DLP story. I learned about DLP when we had a benchmarking with Dr. Villamayor, our chair then, at together with my classmates sa Hagdabuhol. And since then, it made really an impression on me regarding this DLP. I was the Vice President for Academic Affairs at the same time, the Principal of CIC. It's a Diocesan school of colleagues in Cabanatuan, our biggest school. But I could not introduce it then. Ano? Kasi ang dami pong problema noon. Marami pa kami house cleaning na ginagawa. Tapos, I think during that time, sunod-sunod na yung accreditation. And I was new. Ano? To ready pa ako kung ano unahin. So, naset aside ang pangarap ko about DLP. Pero nandun na yun. It was really actually in my heart. And later on, we would know. Tapos po, after my CIC, I was assigned sa Louisiana. So I forget about, ganun po talaga mga parek, ano? Dalagay ka, minsan dalagay ka dyan. Regardless kung gusto mo, hindi. Basta you do it out of obedience and you will be surprised, ano? Kasi ang dami pong magandang nangyayari. And after that, all of a sudden, nung nagugustuhan ko na po yung sa abroad ko, nag-i-enjoy na po ako kasi pasyal ako ng pasyal. Doon po, madali lang ang buhay ng pare, dalawang misa ka lang. Ano, parang nakatatlo ka ng misa doon, sabihin mo, it's been a long day. Pagod ka na. Samantalang dito po, pag nakatatlo ka, nag-warm up ka ba lang doon, ano? So, mamatay ka sa dami ng trabaho. Ano? Kaya yung mga binata dyan, ano, I'm invited me to. Baka gusto yung magpare. Tapos, bigla na lang po, nung nabalik ko po ng October 2010, so meron na po cluster kami, yung six schools under me. Bigla ko lang pa sa atin na laki-laki responsibility ulit, ano? Para tapos na, bakasyon, eto na, trabaho. So, my classmate, the current superintendent of Catholic schools in Imus, Father Aline Manalo, invited me to go benchmarking sa Pagadian. Actually, I was hesitant to come. Kaya lang po, ano siya, no? Kaibigan ko po yun, gusto kong pagbigyan, tapos libot na rin, pahinga. So that was in January 2011. And that's it, ano? Nalaman ko, hindi ko kasi alam na DLP po yun eh. So, DLP pala sila Sister Amela, di ba? Then, yun lang po ang simula ulit, ano? Yang, we met and I was really inspired by Sister Amela, di ba? Yung ginagawa nila. Kasi that is DLP. At the same time, ang ganda ng kanilang financial system. And ako po, isang tingin ko, medyo deep ko ng konti. Mabilis yung isip ko tungkol sa pera. No? Super, ano? Talagang, she's like, ano, parang yung idealism niya, tsaka yung passion to make the system work and to improve the school. Kasi po, the Diocesan school, most of the things that she said, the same kami ng context. Ano, mamaya, you would know, kasi after this, the context. Ano? And I would say the DLP seed has always been in my heart. It's like a bamboo seed. Ewan ko po kung tama yung term ko na bamboo seed. Hindi ko alam kung may bamboo, yung seed, yung bamboo. Ano? Pero yung bamboo daw pala, yung bamboo ay shoot ba siya? Pero oh, anyway, ganito po siya. Ano? Huwag niya na ba masyadong concern kayo doon, kaya hindi po ako sigurado. Ano? Yung ano niya, bago siya tumubo, ano, 5 years muna siyang nasa ilalim. O kung shoot man yun, or ano, o shoot na, shoot. Nasa ilalim po siya, mga five siyang nasa ilalim, nagpapalakas, nagpapalago. Then, all of a sudden, ano na siya, in few weeks, yung taas niya na parang several meters, bigla na siyang tataas. And I would like to make that analogy na sa amin, ano, sa aming story, sa cluster po namin, it happened that way, you know? Kasi po, more or less ganun din ako eh. Matigas ang ulo, persistent, very passionate in what I would like to happen. So, nagsimula na po kami, you know? Nagsimula kami nun. You know? Babalikan ko po mamaya yung tungkol doon. Allow us to show
allow me to show you our context, ano? Nung dating ko po nung October 2010, ayan, naging ganun kami nung Dole Regional, ano? Dikit po kami kasi halos linggo-linggo, I think twice a week, ano, from Nueva Ecija to San Fernando, madami kaming issues na ano, illegal termination, sa minimum wage, ano? Kadadating ko lang po, yun ang nakalagay kaagad sa desk ko, ano? Sa tatlo or doon sa anim na schools po, tatlo yata yung ganun ni kaso. Tapos parang so, ano pa, parang under, hindi lang minimum wage, nakalimutan ko na po iba sa dami, ano? So naging magkadikit po kami nung mga, hindi naman po yung regional director, pero yung mga nandun, ano? Nandun na mga, kilala na ako, no, father, ano? Para kaming, dahil sa Dallas ko po pumunta. Marami po kaming teachers, I think, medyo, marami kaming teachers na hindi licensed. I think, ano pa to, modest estimate pa. Ano? Hindi license. Yung isa nga po doon, yung nag-ano sa akin ng illegal termination, 17 years siya, na nasa school namin, hindi license, tapos naniningil sa bata. Ano? So, nung nabigyan namin ng memo, everything, due process, inano pa rin kami sa labor, ano? Pero sa awa naman po na just panalo kami. Ano? Hindi kami. Tapos ang range din po namin ay 5,000 lang ang aming tuition fee. May isa kaming school, 5,000. Tapos ang pinakamataas na 9,000. A little more than 9,000. Ganun lang kaliit. Ano? Tapos overstaff ang non-teaching. Meron po kami doon na yung register, parang dalawa yung kanyang clerk. Tapos, makikita mo pag ano, nagpo-post sa Facebook. Kaya alam mo na walang ginagawa. Ano? So, yun ang aming situation. Salaries and wages. Yung napupunta po, dapat is 70-20-10 lang. Ang ano, katulad nung sinabi ni sister. Pero sa aming kaso, ang range po nung napupunta sa from tuition fee, 95 to 116. Hindi namin alam kung paano kami nagsusurvive. Sigurado sa tulong at awa po ng Diyos. Ano? Pero ganun kalaki yung napupunta sa mga salaries and wages. Kasi overstaff, ang dami-dami pong pinapasahod. Ngayon, lahat ng problem, karamihan sa private school, decreasing enrollment, ano, then, tapos po, hindi sila sanay sa director na nagsusupervise. Kasi ang sanay sila, yung minimal lang, ano, ikaw ko, paka Elmero. Ano, kaya po, naninibago sila, yan ang aming, tapos, the cluster, marami rin silang takot nun because it's a new, bago lang po sa diocese namin. We have 18 schools, and dalawa yung may cluster, tigsi 6. The rest is ano po, may individual directors. So in experiment to in a way. Kaya normal na nakakatakot. Katulad ng marami, may problems kami sa discipline. At I think last year, hindi na namin in-accept siguro mga isang section sa talagang ano, change of environment. Ano? Ang ganda na po nung tawag na ngayon, dati ano, kick out. Ngayon, change of environment, di ba? Ang sweet thing na, ano, kala mo, wow, you have... Yung una po, yung pagbata na rin, hindi niya naintindihan, ano, kaya nakangiti pa siya. Hindi niya alam, kick out na po pala siya. Ano? Low salary of teachers and personnel. Katulad po na sabi ko kanina, ang entry level ng teacher namin, regardless kung let o non-let siya, 6,150, kaya ang sa amin po yata nung parang 6,6 something. Ngayon kasi ano na kami, parang... kasama na po yung COLA, 7,095 ang minimum wage. Ano? Ngayon, yun po yung aming context. Marami pa yan, pero wala na po. Ano, mauubos yung oras natin sa dami nung ano na yun. So allow me to go to the challenges. Yun ang aming situation. Ito po yung susundan ko yung pattern na binigay ng nila ano po, ni Dr. Teresita na ano, yung challenges, outcome, tsaka insights or insights outcome. Ano? So, ayan po, katulad ng marami, katulad din ng sinabi kanina, marami natatakot doon sa pagbabago. Fear of the, actually, not so much of the change, pero the unknown. Ano ba yan? Ano? Ano ba yan? Tapos marami pong non-believers at mga cynical. Ano? Dalawa po kasi doon sa amin, nung may napunta po, doon sa 18 schools namin, hindi po kasama na po doon yung isang school na sinusupervise ko na nag-undergo na sila nito, nag-try na sila before. And I think one is naka 2 years yata, yung isa naka I think more or less 2 years. Tapos wala na, balik sa traditional. At
yun ang pinapakalat nila, hindi maganda yan. Hindi maganda. Sorry po, matigas ang ulo ko. Meron na ako nakuwang mga believers, na meron na ako na bola. Tapos may different levels of commitment among the academic heads. Mga maraming hesitancies. Tapos may tama nga pong na naniniwala yung iba, kaya lang iba-iba yung pagkakaintindi ng academic heads. It's another problem and another challenge, really. Tapos ito po, yung katulad din ng sinagot nila kanina ni sister, issue of partial and trial versus full implementation. So, yun yung aming naging mga issues din dati, challenges. And ito po, mabigat yung 11 schools would like to implement. Anin po yung sa amin, may lima pang gusto sa mama kasi mahirap din po pagsamasamahin yun. It's both actually a challenge at the same time, it's an opportunity. Pero challenging din kasi to gather them together, malaki din pong resources ang kailangan. So, right now, 11 schools, our 6 schools plus our seminary, yung biggest school namin, tapos another 3. And we're going to, alam ko yung parang 3 or 4 pa are planning to join us this year. Or I do not know kung joining us or on their own, pero at least the DLP. Ito po yung mga nangyari na, student discipline problems were lessened. Ito na po, particularly sa first month. First month ay yun kaagad ang magandang nakita. So may epekto kaagad. So ulitin ko po na namin ito ng June 20, kami nag-start, June last year. By June, and June and July, kitang-kita na po kaagad ito. Pag umikot ka, tahimik. Nagsusulat yung mga bata, gumagawa sila. So, malaking bagay po. Pati yung tardiness, sinabayan po kasi namin na wala nang uuwi sa tanghali. Kasi I told yung mga parents na delikado sa kanilang anak, baka nasa fraternity, o kaya na, yung mga tardiness ulit, naglalaro sa computers. Pero actually, isa rin pong purpose ko na para sa amin nakakain, kikita yung kantin namin. Pero siyempre, pasabihin mo, yung para sa anak nyo yan. Diba? Hindi halata. Pero totoo naman din po yung kayo naman. Baka seryosohin niyo po ako doon. Tapos, marami rin po kami, sabi ko kanina, non-let. Na-minimize na po yun. Napalitan namin, may mga napalit po kaming, kumuha po ako ng mga bago na malaki yung pag-asa na makapasa. So, yung lahat po nung kinuha namin na bago last year, pasado na sila this year. And awa po ng Diyos, I think, kung more or less 20 sila, isa lang naman o dalaway umalis sa amin ngayon. Kasi more or less meron kami mga between siguro mga 120 to 150 teachers, more or less ganun ang amin doon sa 6 schools. So dalawa lang naman yung umalis sa dati. Na minimize na po 'yan, na tapos yung improvement in competency and commitment of teachers. Basically ngayon, may mga umalis pa rin po na matatanda dati. Umalis na po. Siguro pagka hindi katatagal, pagka they like the program, pero I don't think they are that committed really to sacrifice in a way. Kasi this would involve also a little sacrifice, especially at the beginning, pag hindi pa masyadong maayos yung sistema. So, nag-improve po, pati yung competency nila, mas magagaling kasi gumawa po kami ng sarili naming year-long plan, yung YLP and DLA, yung daily learning activities. Marami pa rin siyang kapalpakan, pero kami ang may gawa. O sila pala, tiga-tulak lang po ako, hindi naman. tiga-influence. And ito po, ito ang isa sa pinaka, kung meron man pong nakita kong isang pinakamagandang outcome, result, ito. DLP has united our desire or goal to improve our schools. Isa po, kasama na, ang maganda po dito, yung nagkakaroon kami ng sharing of resources, hindi lang sa cluster namin, pati yung buong CASES, yung CASES po, yung aming Catholic schools, yung superintendent's office namin. So yung 18 schools is actually sharing resources. Sumama sila lahat sa YLP, pero although not everyone joined the DLP, yung dynamic learning. Pero yung year-long plan, so we have one year-long plan, I think for 4 major subjects, or 5 major subjects, including Christian living.
Tapos sharing kami ng resources, madali po dito ngayon, ang dami naming namura na binili. Because katulad nung TV, nag-ano po kami ng LCD TV na 60 units, 35 siya sa Abinson, 35,000, nakuha lang namin ng 26,500. Ah, hindi, ano po pala, 28. Baka magano kayo sa amin, konti kami tubo pag dumahan. Pero, 26,500 po siya from 35, ah, na LG TV na ano, 42 inches. Baka kukuha kayo, yun na mukhang magandang kunin for DLP. Nag-aahente po ako. No? Tapos we are, marami po doon, pati sa computers namin. Kumbaga, because nag-stabilize, because of DLP, Dynamic Learning Program, we were able to stabilize our academic and our instruction. That's why we could now address other issues. Like, ito po, ngayon, magpapagawa na kami ngayon, actually, ngayon po nagsisimula na, no? Yung isa naming school, papatayo na siya ng building. Kasi kulang kami sa rooms. Wala kami laboratories doon sa ibang school. Basically, the same yung kay sister. Tapos sa June, actually, this year po, tatlong sabay-sabay. Ano? Yung savings din nung amin. Ano? Tapos, yung amin pong salary ng teachers, naging ano siya, from 6,150, yung inabutan, nag-9,500 po kami nitong 2011-2010. Tapos meron pong ano yun, parang 300 for every salary step. Ano? So, tapos this coming June, regardless po kung ano, hindi kami nag-increase ng tuition fee, the same pa rin, halos last year po nag-increase kami, pero ngayon, hindi, ano, parang 20% last year. So, still, yung 5,000 would only mean 6,000 mahigit. Ano? Tapos yung pinakamataas din po namin, less than 10,000 sa ano. I think malayo sa, pwede kami mangutang sa Davao Christian, ano? Malaki. Tsaka sa Claret, Zamboanga, ano? Maraming mga pera po sila, ano? Sa amin, mababa lang, ano? Pwede ba? ano po, ngayon, magte-12 na kami. 11 yung basic, pero tawag namin doon sa, hindi ko po kinakarga lahat sa basic, eh. Para pwede mo pang, kung magka-problema, ano? Pwede mong medyo ma-adjust. Yung 1,000, ang tawag namin, DLP incentive. Ano, ganon. So, may, ano, may konting pakonsuelo. Ano, sa dami po nung chinecheck. Tapos, ngayon din po, part ng aming 5-year development plan, we will have our accreditation. Una, tatlo lang doon sa anim na schools. Pero sabi namin, isang hirap na lang. Sanay na tayo sa hirap ng DLP. Buti pa, mag-accreditation na tayo sabay-sabay. Ano? Ayan. Pero plano pa lang po yan. Ewan ko kung magkikita kita tayo next year kung magmamaterialize. Ano? Pero kasama sa plano namin. Ano? Ito po yung mga ilang kwento. Ano? Yun pong aming mga principal. Yun po ang maganda. Katulad ng sinasabi din ni Father James kanina. Ano, iba talaga yung mabuo mo yung team. Ang ginawa po namin doon, January, nagpunta po kami doon. Sinasabi ko kanina ni Father Elaine. Nagpunta kami January. Tapos, kinulit ko si sister, sabi ko, next week po, pwede bang mag-observe kami kasama yung mga principals? Ay, medyo, kasi po, ano na nun, marami daw silang ginagawa. Medyo nauna, hesitant si sister, tinanong yung principal, hindi. Pero nangulit po ako, ano, tapos nasabay ako ng dasal. Tapos, yun. After a week, nakabalik po kami. Kahit na marami silang schedule, in-accommodate kami ni sister, ang sarap pa ng pakain. No? Ha? May lechon pa po kami yata ng sister, ano? Tapos mula po noon, nakita nila si sister, how sister was doing it. Ano po noon? Yun na ang simula nung pag, ano nila, ano tawag dito? Sinapian na. Noong una po, ako lang ang may sapi. Yung pong kasama ko lahat doon, we are the same. Unanimously, we believe that this system would help improve our instruction. It will help improve our school. Ang Dynamic Learning Program. So, mula po noon, so far, hanggang ngayon po, mga... Ito po yung mga kasama ko sila ngayon. Nagsama po ako eh. Baka hindi niyo ako palakpakan. So, walo po yung kasama ko para may siguradong tigapalakpak. Ano? Nandiyan. Tapos ito po, meron kaming mga teachers doon na sila yung mga, si Saul, di ba? Dati po, bago siya maging Paul, ay pumapatay siya. Siya yung bumabato sa mga Kristiyano. Ano? The same thing, meron kami mga teachers na gano'n nung simula. Sila yung maraming tanong, ang kukulit. Ano? Sila yung mga talaga bang para bang wala nang gustong ano sa buhay. Panireklamo na lang. Pero nakakatuwa po noon, some of them, ano, from persecutors in quotation,
from Saul, naging Paul sila, naging defender na. Nung pumunta po sa amin, kasi po after nung, ang ginawa namin yan ay February nagpunta kami with academic heads, lahat po ng academic heads na, most of our academic heads. Tapos ay April, umattend kami nito last year sa Quezon City. Tapos November, in-invite namin si sister to come to us. Ano, parang 3-4 days sila si sister. Tapos November, sem break ba yun? After nila sa Germany, hindi ko po maimbitahan sila. No? One year po ako nag-i-invite. Si Ma'am Teresita ang kinulit ko. And finally, we were able to get them. Nagbigay po sila sa amin noong November. Para din malaman namin kung nasaan kami nandun. Ano? So, bilisan ko ng konti. Ano? Marami rin po doon, may shock mother. Ano po ba to? Meron po doon, kasi yung nakita niyo yung grades ng anak niya, first year high school, panay-line of eight, sabi niya, ay, mali ang teacher nito, namali ng compute. Kasi yung anak niya, for so long, preschool hanggang grade 6, line of 7. Kaya nakakita ng line of 8, tsaka may 9. Sabi niya, hindi totoo to, no? And she checked it with the teacher and she realized that it was actually correct. Ano, because of DLP, na-motivate yung bata. Ano? Tapos, ganun din yung enlightened student. Meron po aalis na sa amin this year kasi 1 year pa lang kami. No? Aalis sana siya. Kaya lang, may review siyang in-attendant this summer para sa college entrance. Nakita niya yung difference ng traditional sa DLP. Babalik na ulit siya sa amin. Huh? Ayaw niya ng ano. Nakita niya yung, na-realize niya yung ganda ng ano. Tapos po, may mga easy-go-lucky na estudyante na pag-uwi sa bahay, wala nang magdalakwatsa na. Pero sabi ng magulang, kinekwento na about their DLP experience, na may natututunan sila. Kasi nga po, it really enhances the independent mind and learning of the students. Ano? Ngayon, ito po, meron kami ngayon, kasama sa outcome. Kasi po, ano to eh, yung sabi ko kanina, na-unify nung DLP. Ano? Meron po kaming ano na differential, pero sa May pa, hindi pa rin nila alam kung paano, hindi ko pa rin po alam kung magkano yun. Pero meron, kasi may mga savings kami, including sa electricity. Ang sabi po namin sa kanila dati, kung magkano matitipid sa electricity, like in one of the schools, yung biggest po doon, I think 160,000, and there are about 30 teachers. So, divided by, ano po, so malaki-laki din yung may makukuha sila. Nakatulong po, ano, kasi pa, ano pa lang, maski na po mainit, papatayin na aircon, ano, para makatipid sa... Pero kasi po, sa kanila mapupunta, ano? Kaya ano po yun eh. Na-address na namin yung overstaffing. Ito po yung medyo mabigat kasi nag-ano po kami, nagkaroon kami ng personal audit. 23 empleyado yung nawala ng trabaho na non-teaching. Na redundant sila, na-declare redundant. Pero also the personal audit team na nagpunta sa amin, nagamit nila ang DLP to justify, in a sense, yung ano. Kasi po yun naman ang hinihingi sa labor eh. So wala na, mula po nung hindi na ako nakapunta sa labor, hindi po ito related sa labor, ano? Na okay po, yung maski na ano kami ng redundancy, medyo mabigat lang po sa puso, ano? Kasi talagang naapektuhan yung buhay, ano? Pero you have to make these hard decisions to really actually for the betterment of the, ano po, yung the whole school, hindi lang individuals. Kasi nga po maraming excess na trabahador na hindi naman masyadong kailangan sa eskwelahan. More schools are interested to implement DLP. Sabi ko po kanya, from 11 kami ngayon, mukhang dadami pa, no? Will join us. Tapos, may support din po kami para sa mga, para lahat meron. Nagpaano kami ng loan ng netbook. Tapos may LCD TV kami. Tapos, meron din po money. Para sa pagkocompute nila ng grades, mas madali. Ano? Ayan po. Tapos ito po, ano? Ito yung isa sa pinakamahirap, yung selling DLP. Ano? Kala ko mahirap, ano? Pero kasi po, sabi ko kanina sa inyo, nasapian na yung mga, hindi na po ako nagsesell, sila na. Pero I also sell it to other than the principal, nagkakascade na yon sa mga teachers and students. Pero meron pa rin po mga konting, syempre po, hindi naman totally pa mawawala yun, ano? Meron pa rin mga kontra, pero eventually we believe that, but now I think definitely majority has already accepted and believe in the goodness of the program. Tapos katulad din sinabi kanina ni Father, having the political will, ayun po, kakulitan ng leader, tsaka po yung kanyang mga kasamahan. Ano? And meeting and learning from the experts, napunta nga po kami, inimbitahan namin sila, sila sister, tapos inimbitahan namin sila. Tapos nagpunta kami nitong last
Kailan tayo? January? Oh, hindi na po ako may gustong pumunta. Sabi ko kasi may gastos din eh. No? Pero gusto po ng mga principal namin. So we go. We go there. I think 4 or 5 of us went there. Para to check if we are on the right track. Ano? The implementation sa Hagna, Bohol. Tapos ito po, yung kanina, part din nung sa whole system, forming a group of believers and dreamers. Ano? Ang masarap po ngayon, mabait ang Diyos. Ano? Kahit na ano po, nagpadala siya ng mga, marami po kami ngayon mauhusay na, ano, mauhusay na principal. Yung pong aming mga medyo na early retirement na po yung iba. Ano? Kasi medyo hirap na rin silang mag-cope up sa DLP. Tapos nagpalit po kami ngayon, kumpleto kami ng, meron kaming math science dyan na major, and we have the graduates po ng the best school sa ating bansa. Ano, may sa UP, sa Ateneo, meron sa De La Salle, meron sa UST. So, meron sa San Carlos Seminary. Ayun eh. Joke po yan, ano? Tapos eh. Siyempre po, kailangan kasama yung picture natin dyan. At ang ano namin doon ay, ano yung aming nasa taas. Pinatarpulin po namin yan para to advertise also our what we're doing. Meet the fresh new faces of our team of educators. So talaga pong katulad ng sinasabi din ni Father kanina, ay bumuo ka ng team. And we have them. Ayan po, learnings, don't be afraid to dream and take risks. Don't be afraid to commit mistakes. Ano, mistakes are, there are actually no mistakes, only opportunities to learn. Time's up. Continuous learning, isang slide na lang po yan. Continuous learning and refinement. Ang problema, ito po ang kailangan namin improve ngayon, utilizing creativity of individual teachers. I-integrate namin sa aming DLP ngayong summer, inset namin ngayon. Ano? Objective way of determining students' performance. Yung mga pinakita nila kanina, wala pa po kaming ganong level. Ano? And engaging, involving academic heads. So kasama po kaming gumagawa ng, hindi, once lang naman po, ano, gumawa ng DLA para lang ma-feel ko rin, kasama po yung ibang pari na director, tsaka kami mga academic heads, kami gumagawa din ng DLA. Once lang naman. Ano? Para lang mapakita rin, katulad na sinabi ni Father James kanina, na we're part of it. Leadership, getting people better. So I try to get people better than I am. And also the personal integrity of the leader is very important. Like the yung Berdidos po. Don't look for an ideal situation. Ito po yung mga principles na pwede nating baka may mapulot tayo. Make the most of what the situation offers. Kasi lagi naman ganun eh. No? Trusting in divine providence and guidance. Ano? Lagi pong meron. Ano? Ito po yung ano namin, battle cry namin noong una. Si Doubting Thomas kasi, di ba? Gusto niya, to see is to believe. Makita para maniwala. Pero binaligtad po namin yung kailangan, maniwala ka muna para makita mo. Pero kailangan din, pag naniwala ka, kailangan kang tumaya. Ano? Tataya din po. Para makita mo yung resulta na something would happen. The improvement would happen. Tapos syempre po, ngayong summer, pagod-pod kami. Oh. Ayan. Para pakonsuelo, no? Para makagawa ulit kami ng trabaho. Libre po yon, libre sa lahat. Noong una po, may ano sila, 1,000. Eh, ayaw na. Wala pa rin gusto sa mama. Sa 3,000 po kasi yung ano, ano? 1,000, ayaw pa rin. Sabi ko, sige, alisan na natin lahat. Ano? 3,000, binigay na po lahat. So, punta kami sa ano to? Saan to? Sa Sarat yata yan. Sa Ilocos po ito, Ilocos, tsaka sa Heritage Village sa Bigan. Maraming salamat po. Pagpalain ka, awan tayo ng Diyos.